Ipinag-utos ni Vladimir Putin sa kanyang mga sundalo na magsagawa ng mga nuclear drill ilang oras lamang matapos ipahayag ni US President Joe Biden na magpapadala ang Amerika ng mga long-range rocket systems sa Ukraine. Sa kabila ng babala ng Russia tungkol sa pagpapadala ng mga rocket systems dahil magiging dahilan umano ito upang tumindi ang tensyon sa rehiyon, ipinag-utos pa rin ni Joe Biden ang deployment ng mga high-tech na armas sa Kiev upang tulungan na madepensahan ang sarili nito laban sa mga mananakop. Ilang oras lamang pagkatapos ng anunsyo, agad inakusa ng Kremlin si Joe Biden na sadya umano nitong pinapalakas ang tensyon, at dahil sa hakbang na ito, sinabi ng Moscow na mga Russian forces ay magsasagawa ng mga nuclear drill bilang isang malinaw na babala laban sa Estados Unidos. Inilarawan naman ng mga komentarista ang ginawang anunsyo ni Joe Biden bilang isang makabuluhang hakbang sa pagtulong nito sa Ukraine, at sinabi na ang pinakabagong aid package ng Estados Unidos ay dumating sa gitna ng tumitinding pag-atake ng Russia sa Donbas region. Sinabi rin ni President Biden na malaki ang maitutulong ng ipapadala nilang mas high-tech na long-range high-mobility advanced rocket system sa Ukraine. Samantala, dati nang tumanggi ang Estados Unidos sa pagpapadala ng naturang advanced heavy-duty military equipment sa Ukraine sa kabila ng paulit-ulit na pagre-request nito ni President Zelensky. Sa pag-aanunsyo tungkol sa hakbang na ito, sa isang panayam sa New York Times, sinabi ni Biden na ang rocket system ay magpapalakas sa posisyon ng Kiev tungkol sa pakikipagnegosasyon nito sa Russia, at maaring magkaroon na ng isang diplomatic solution ang krisis na ito. Ngunit ang ginawang anunsyo ay nagdulot ng matinding galit mula sa Kremlin, at nagbabala ng hakbang na ito ay ituturing na isang provokasyon at magiging dahilan ito upang tumindi ang sitwasyon sa Ukraine. Ilang sandali lamang matapos mapublish ang interview ni Joe Biden, inanunsyo kaagad ng mga Russian military officials ng nuclear forces ng kanilang bansa ay magsasagawa ng pagsasanay sa probinsya ng Ivanovo malapit sa Moscow. Dati nang inakusahan ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov ang West na pinapalakas umano nito ang pagiging nasyonalista ng mga Ukrainians sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas, at sinabi ng anumang kargamento ng mga armas na patungo sa Ukraine ay magiging isang lehitimong target ng Russian military. Samantala, sa ibang aspeto naman, ipinapakita sa mga pag-aanalisa ng mga eksperto sa ginawang pagsisikap ni Vladimir Putin na sakupin ang Donbas region na maaari umanong gumuho ang mga plano ng Russian President dahil sa dami ng mga casualty sa hanay ng kanilang sandatahang lakas. Ayon sa isang confidential report tungkol sa digmaan na tiningnan ng mga senior government officials ng United Kingdom, ay nagsabi na naniniwala umano si Putin na ang pagkamatay ng mahigit sa 30,000 mga sundalo ay isa lamang maliit na sakripisyo upang makuha niya ang ilang bahagi ng Ukraine. Ngunit ang isang report na isinulat na isang nangungunang analista ng United Kingdom tungkol sa Russia na isiniwalat naman ng The Mirror ay nagbabala na mga sundalo ni Putin ay maaring hindi tumagal sa digmaan ng atrisyon. Iniulat ito habang ang mga Russian troops ay patuloy na sinasalakay ang Severodonetsk, ang pinakamalaking syudad sa Donbas na kung saan ay nananatili pa rin sa kamay ng mga Ukrainians. Ang Severodonetsk ay nanganganib na mahalin tulad sa Mariupol, isang port city na nawasak
dahil sa patuloy na pambobomba ng mga Russians, habang sinabi naman ng mayor ng nasabing syudad sa Associated Press na mga Russian troops ay nakapasok na at pinutol nila ang kuryente at komunikasyon at ang syudad ay malapit ng ganap na mawasak. Samantala, ayon sa pinakabagong mga numero, ang nawasak na military hardware ng Russia ay nasa 207 mga warplanes, 174 na helicopters, mahigit sa 1,300 mga tangke at 13 mga barkong pandigma. Sinabi rin sa bagong inilabas na report na mga numerong ito ay sinusubukang kumbinsihin si Putin ng ginawa niyang pagsalakay ay hindi nagtagumpay, ngunit ang Russian President ay naniniwala umano na maaari pa rin siyang manalo dito. Sinabi naman ng Defense and Security Editor ng The Mirror na si Chris Hughes na maaring ang tanging paraan lamang upang matapos ang digmaang ito ay ang isang biglaang pagkamatay o pagkawala ni Vladimir Putin. Ito ay isang sentimento na ipinahayag din ng isang eksperto sa Daily Express at sinabi niya na maaaring mag-collapse ang ekonomiya ng Russia kung si Vladimir Putin ay patuloy na mananatili sa kanyang pwesto. At kung magtatagumpay siya sa digmaang ito, mabibigyan siya ng isang malaking leverage laban sa Kiev kung magkakaroon man ng isang peace deal sa hinaharap. Ngunit kung mabibigo siya, ay maring agad siyang mapaalis sa pwesto bilang Pangulo ng Russia.